tayo ng halogen bulb ng motorbike natin. Akala ko mga kaibigan, nakabili na tayo ng bulb doon sa isa pang tindahan at maintenance shop ng motor trade dyan sa may G2 at Nicholas Street. Pero nabigo po tayo, kaya sinabihan nila tayo na pumunta na lang sa Yamaha Migavia dito sa Nagtahan. Anyway, samahan niyo po sa akin travel, pumunta doon. Sa maneuverability niyo, magiging efficient ang kanyang operation. Hindi po siya katulad ng four-wheel drive na pwede kang pumigit-pigit dyan. Okay, kung ikaw ay mayroong motorcycle na super bike or big bike, kung tawagin, at meron itong cruising speed switch, meaning pag sinet mo yun, yung na kailangan mag-accelerate kung saan na lang nag-accelerate yung motorbike at ikaw ay nasa highway. Alam niyo po, ang isang motorsiklo na nasa speed na ng mga 40, 60, 100, 280 kilometers per hour, hindi nyo na matutumbayan. Oo, hindi nyo na matutumbayan. Kaya kailangan, lalo po big bike ko yan, hindi nyo matutumbay yun. Pwede ka nang mag-exhibition doon, pwede ka nang tumayo sa ibabaw noon, pwede ka nang upo ng nakati-quattro doon, cross-legged ka doon. Pero pagka dito, sa city driving na ganito, never. Tinubukan natin maghanap dito sa isa pang motor bike spare parts shop sa G2ASAN, pero bigo tayo. Double yan, di ba? Double. Thank you.
At ano siya? Kung maki pala ito sa ano? Sa body, no? Malaki yung normal na. Para naman walang gana sila magbenta sa atin, eh, kaya mahirap. Ang headlight in the wrong. May pang headlight para sa ilito. Motor. Wala. Hindi tayo makakabili ng headlight halogen bulb para sa mga motorsiklo, sa mga pangkaraniwa na auto-supply. Driving a motorbike here in Metro Manila, meron po silang sinasabing kamote driver. Kamote driver, dinidescribe nila ito yung mga driver na walang pakialam. Kala mo sila lang mag-isa, kalsara, na balak-balak, mag-apply na road courtesy o yung pag-respeta sa kapwa driver. Kung saan nila gustong lumipok, lumipo. Kailan nila gustong mag-overtake, mag-curve, at lang pakundangan kung may mga aksidente sa tagilira nila o harapan nila. At hindi nag-check ng mga ilaw. Walang pakialam. Kasi walang pakialam sa kapwa. Yan po yung kinatawag nila dito sa Manila na kamote driver. Siguro, para hindi na po magsasalita ng pangit o masama laban sa kapwa. Siniterminology. Siniterminology ang isa lang nila ng at marami kang maobserbahan dito kung kaya ang tingin ko dyan ay sadyang hindi marunong mag-drive bago lang nakahawak ng manivela whether motor or four wheels or bigger than that o kaya sadyang natuto lang mag-motor kung saan tapos ang feeling niya kailang mag-isa at kalsada. Well, hindi lang naman nakabuti. Hindi pati din po yung mga nakakotche. Meron din mga tinatawag niya nakamotor driver, mga city driver, alam na lang nila, mga motor driver. Paninalan nila, corner yan. Maraming lumilito, maraming lumalabas. So, pati nila maghihintay ng pasahero, so, pati nila naka-standby or nakaangat pa sila. Nakaangat ng malayo mula sa uy, pagsarado na petrol dito. Nakaangat ng malayo mula sa gutter o sa bangketa at nag-iisip ng pasahero. Yung humingit-humit si saan? Ayun yung mga tinatawag na kamote driver. Walang kapundangan, walang pakialam. Kaya tumatakbo mag-isa na akala mo may mga kasamang hinihintay, ubod ng bagal. Yun po yung mga tinatawag na kamote. At wag mo tayong ganun. Wag mo tayong maging kamote. Natutunan ko po mga terminology. Nakalito na sa kanyang kanan.
$1,375, down payment ng $699, monthly installment ng $2,638, isang Honda RS. $1,000 na lang. $720. Yan. Tapos, $40. Yan. Available na repossessed motorbikes dito po sa Motor Trade Gitwasa. Repo. Sira na po ng bulb eh. Headlight bulb. Sample or specs na lang para madala ko. Good, you sure. Saya mamis mo. Oh, malapit dito ano no, Tayuman. Ah, antahan. Ah, oo, pagbaba ng bridge. Sige, sige, sige. Parang headlight ng kotse. Ano ba talaga yan? High and low din siya. Tapos yung kanyang wattage, pareho lang. 35-35. Anong nagpapalakas sa kanya? Filament lang. Ah, hindi siya tulad ng kotse na 55-65. Ganon. Ano, kumusta na si, ano, yung dati mo, Puldong, ano, tao nun, Kalongan? Ah, Fredo? Okay na? Okay, okay, buhay na. sige, sige, to. Oras. Patitira ng oras. Yun na lang, maging handa sa ibang kinuuli ng panahon. Bulan. Hili. Puto. Pero sa travel time, dito na kami na
natin yung hanggang driver, meron din pa tayo. Daming lakas na to. May nasulyong ka lang helmet at dito po tayo nakabili ng halogen bulb para po sa headlight ng atin pong Yamaha AZR-150cc dito po sa Yamaha Migavia sa corner po ng Quezon Street at ng Nagtahan at Osmeña Highway merging point. Itong pinaka-crossing nito, ito po yung Yamaha Migavia branch. At ang halaga po ng ating halogen headlight bulb ng Yamaha AZR-150cc ay 650 pesos made in Thailand. Original at specified para sa model ng motorbike na ito at hindi pa kasama dyan yung labor. Kaya susubukan po nating i-do it yourself na lang ito. Opo mga kaibigan, until the next video, papakita natin sa inyo paano ito baklasin at papalitan. Wow, napakaraming stacks ng Aerox at saka R15 at mayroon pang R3 Yamaha plus Xbox 300cc.
And thank you for watching. Until next video, and please don't forget to like and subscribe. This is Bob Miramar, your friend on motorbiking and travels. Thank you.